Assalamualaikum. Welcome to our Halal Goat Nicer program. This is Clinton Vinci and I will breeze you through the program. Alam nyo ba na sa nakalipas na isang dekada, sa tulong ng DOST Picard, nakapag-produce ang Sultan Kudarat State University at ang University of Southern Mindanao ng iba't ibang teknolohiya sa halal goat. Ang pinaka-importante dito ay ang pagkaka-standardize ng mga paraan ng pagpapalaki ng halal na kambing. Nakabuo din sila ng mga protocols o pamamaraan ng halal na pagbiyahe, pagbebenta at pag-test ng haram contaminants sa karni ng kambing. Pagaman marami nang nagawa, meron pa rin mga gap sa halal goat supply chain. Unang-una, kailangan ng massive promotion ng mga protocols na ito upang maparami ang supply ng halal na kambing. Kung kaya, kakailanganin ang mga trained workforce upang gabayan ang mga farmers, slaughters at halal auditors at marami pang grupo. Pangalawa, inaasahang habang dumadami ang halal na kambing, kinakailangan ding dagdagan ang halal na feeds at feed supplements, pati ang pagkukunan ng forage seeds at planting materials. We have four projects under this program. It's addressing a specific gap and helping SKSU implement the program RCMU and USM. And we at SKSU are just happy to lead this program. In this project, we are developing halal compliant feed supplements using palm kernel cake. Ito yung sapal o tira sa paggawa ng mantika na palm oil. Para matugunan ang experiment, nagtayo kami ng halal compliant goat pen dito sa Central Mindanao University at nag-establish ng 1.5 hectares pasture para pagkunan ng halal na damong isasama sa palm kernel cake. At ngayon, nahanda na ang aming mga kambing. We are now formulating ration using palm kernel cake na aming ipapakain sa mga inahing kanding at kanilang mga anak upang suriin ang magiging epekto sa milk production ng mga inahin at growth ng mga anak. Noong 2016, sa ilalim ng isang proyektong pinunduhan ng Picard, nakapag-develop ng tatlong food products mula sa kambing. Ang halal chibon tapa, chibon tocino, at chibon carne norte. At yan ang naging focus ng Project 2. Project 2 developed market positioning strategies to help bring these products to the market. Initially, we conducted a market survey to know the demand, willingness to purchase, preferred price, and branding of the products. From this, we developed label designs and trademark that we submitted to IPOFIL for registration. We then subjected the products to microbial, nutritional, and halal testing to ensure acceptability. Ultimately, we were able to peg the right price and identify distribution and marketing strategies. These were then packaged into a business plan, which we presented during a networking event with potential investors. Sa networking event na yan, isa sa mga tanong ng mga investors, ang mga supply na kambing. At ang tama, ito ang focus ng Project 3. In Project 3, we are promoting the halal goat production protocols using three modalities to reach as many farmers as possible and to ensure the supply of halal goats. When face-to-face interactions are allowed, we use the FLS Halal Gym. This is a season-long training done right in the farm. We train LGU technicians to serve as facilitators. So far, we have trained 32 from Region 12 and BARM. For those with internet sources, meron kaming na-develop na online course with 7 modules. We also developed the School in the Air to reach those with access to radios. Pero hindi lamang goat raisers ang target na i-train ng programang ito, kundi lahat ng may kinalaman sa halal goat production, processing, at marketing. We'll also train slaughterers, processors, halal auditors, and even students. Kaya inaayos namin ang mga pasilidad. In fact, ang building na ito na dating COC building ng SKSU ay naipaayos na at ngayon ito ang Halal Goat Science and Innovation Center. Currently, we are applying for TESDA accreditation, both as a training facility and assessment center for NC2 courses on halal goat production and slaughtering. Ang mga vocational courses na ito ay aming offering sa mga slaughterers, out-of-school youth at iba pa. Kaya nakipag-partner kami sa University Mara Technology ng Malaysia at TESDA para sa halal training na kailangan upang maging trainers
at assessors ng course na ito. Maliban sa mga nabanggit ni Dr. Yasin, pinaayos din itong Halal Small Ruminant Slaughterhouse ang processing center na unang pinunduhan ng Picard. Plano rin ng SKSU na i-offer ang halal goat production as a major field of study sa ilalim ng kanilang BS Agriculture program. In a nutshell, yan po ang aming NICER Halal Goat Program. Sukran!